Magluluto tayo ngayon ng merienda natin. Ito ang ating lulutuin. Magagawa tayo ng kamuti rice na may asukal na pula. Ito ang ating kamote. Ito, isang kilong kamote. 15 pesos lang to. 15 pesos, mura. Tapos, asukal na brown, mantika. Una, magbabalat muna tayo ng kamote. Yung kutsilyo, lalagyan natin ng, pahiran natin ng mantika. Kasi, dumidikit yung dagta sa kutsilyo. Hindi na siya matatanggal. Kaya papahiram natin siya ng mantika bago tayo magbalat. Maglalagay lang tayo ng tissue. Lagyan ng kaunting mantika. Tahid natin sa kutsilyo. Magkabilaan. Kasi dumidikit yung dagta sa kutsilyo. Hindi na siya natatanggal. Magbabalat na tayo ng kamote. Mas maganda kung magluluto tayo ng merienda natin kaysa bumili ka, mas nakakamahal ka. Mas mura kung magluluto ka na lang. Mas marami pang makakain. Ngayon ito paghiwa ng kamote, gagawin nating rice. Para siyang hiwang rice pero malalaki siya. Ayan, malalaki. Ganyan paghiwa ng kamote. Hindi siya manipis. Ganyan siya kalaki, pero makapal siya. Ganyan. Ganito. Ganito ang paghiwa ng kamote na ng rice. Ngayon, maglalagay na tayo ng mantika sa kawali. Hindi na tayo ng kalan. Maglalagay tayo ng mantika. Kahit mga isa't kalahating buti, pwede na. Kailangan mainit na mainit yung mantika bago natin ilagay yung kamote. Kasi pag yung mantika mo hindi masyado mainit, ang kamote madudurog siya pag ilagay mo. Madudurog siya. At saka kailangan yung apoy malakas. Aantayin natin uminit yung mantika. Yung mainit na mainit talaga. Malakas kailangan, malakas ang apoy dapat. Ngayon, maglalagay na tayo ng kamote. Hindi natin siya ubusin lahat, isang lutuan. Gagawin natin, dalawang lutuan siya. Pwede kaya tatlong lutuan. Apoy ha, kailangan malakas. Dahil pag mahina yung apoy, madudurog ang kamote. Hahalukain na po natin. Ngayon, balihap cook na siya. Maglalagay tayo ng asukal. Kailangan bago nyo lagyan ng asukal, ganito ang itsura niya, oh. Ganyan, oh. Na parang ano na siya, parang lumulubo ng kaunti yung kamote bago nyo ilagyan ng asukal. Huwag nyo lagyan kung ang kalan, ang apoy nyo mahina, kasi maano yung asukal, hindi siya matutulang. Lagyan tayo ang asukal.
tatlong kutsara. Apat na kutsara. Huwag nyo agad halukayin. Mag-antay kayo ng mga ilang minuto bago mo halukayin. Naumoy ko na yung asukal, kaya pwede na siyang halukayin. Pag naumoy nyo na yung asukal, na medyo mabango na siya, halukayin nyo na. Ibig sabihin kasi nun, natunaw na siya ng kaunti. Halo lang kayo ng halo hanggang sa kumalat yung asukal. Tapos bawasan natin yung apoy kasi malapit na siyang maluto. Bawasan niyo yung apoy. Gawin mong kalahati lang parang medium. Kung gusto nyo maraming asukal, dadagdagan lang ninyo ng isa pang kutsara. Ito, apat na kutsara nilagay ko dito. Pero kung hindi pa masyadong maraming asukal, dagdagan na lang ninyo. Ito, luto na ito. Pwede na itong hanguin. Hinaan nyo na yung apoy kasi maghahango na tayo, hinaan natin yung apoy. Ito na yung ating kamote fries. Pwede natin siyang lipat dito sa plato. Madami siya, 1 kilo, madami na siya. Madaming makakain ito.